Yes, ang recipe natin ngayon ay ang pinakbet na may, syempre, bagoong. Tara mga moms, samahan nyo ko at tikman natin ang masarap na pinakbet ni Emma Ruth. Ang gagamitin natin ay ang ating panggisa. So, bawang, sibuyas at kamatis. Yes, at ang mga gulay na ginamit ko ay ang kalabasa, okra, talong at sitaw. Yan. So, pakuluan ko na muna ang baboy at hanggang sa magmantika ito. Habang ako ay naghihiwana ng gulay, ayan. So, lumalambot na yung baboy natin. So, ihahanda ko naman yung para sa paggisa ng ating bagoong. Siyempre, masarap ang pinakbet, di ba? Pag may bagoong. Finish na ang paghihiwa natin. So, ito, balikan natin ng baboy. Yan, ginisa ko na ang baboy sa bawang, sibuyas, at kamatis. So, lutuin lang natin yan at pwede na natin ilagay ang ating bagoong. So, sa bagoong natin, syempre, maalat yan, ano? So, lalagyan natin ng suka at maraming asukal para mawala yung alat. Naghiwalay ako ng baboy do sa ginisan natin kanina at hindi naman lahat ay lalagyan ko ng bagoong. So, yung kalahati ay lalagay na natin mamaya doon sa ating gulay. Pwede na ang ating bagoong. Napakabango naman ng ating bagoong. So, ito naman yung ating hiniwalay na baboy kanina. Ito na yung hahalo natin sa gulay. So, yan. Since luto na yan, pwede na natin ilagay yung kalabasa, okra at sitaw at dalawang basong tubig. Naglagay din ako ng 4 cubes para mas mapanglasa pa natin yung ating sabaw. Yan. So, pakuluin lang natin yan at mamaya lalagyan natin siya ng konting bagoong para sa ayon sa inyong panlasa. Yun, at ready na yun pagkulungan. Niyay, naiwan ng talong. So, ginawa ko nila ay kinuha ko siya sa sabaw para mahiwalay ang luto. And then, pinakbet is ready to go. So, mga kapamilya, ano pa inaantay? Tara na, kakain na! Happy eating!